Captain Jose Calugas, ang kauna-unahang Pilipinong nagawaran ng Medal of Honor noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa kanyang kakaibang katapangan na ipinamalas upang depensahan ang kanilang kuta laban sa mabagsik na pag-atake ng mga Hapon. Naipanganak si Jose Cabalfen Calugas sa Baryo Tagsing, Leon, Iloilo noong December 29, 1907. Panganay siya sa kanilang tatlong magkakapatid at sa edad lamang na 10 taon ay pumanaw ang kanilang ina. Kaya naman sa murang edad ay nakaatang na sa kanyang balikat ang isang malaking responsibilidad. By the way mga kapatid, sinubukan kong sisirin ang lawak ng internet kung may mga naitala ba tungkol sa kanyang ama, pero wala akong mahanap kung sino at nasaan ang kanyang tatay. Mabalik tayo sa kwento. Pagsasaka ang naging kabuhayan ni Calugas sa mga panahon na iyon at dahil din sa kahirapan na hinto siya sa kanyang pag-aaral sa high school upang ipagpatuloy na lamang ang pagsasaka para masuportahan ang kanyang mga kapatid. Sa mga taong 1930, 23 taong gulang siya noon, nagpatala siya sa United States Army at nakatanggap ng basic training sa Fort Sill, Oklahoma. At nang matapos ang naturang training, sumailalim ulit siya sa isa pang pagsasanay bilang isa namang artilleryman at nang makompleto ang lahat na assign siya sa 24th Artillery Regiment ng Philippine Scout na nakabase naman sa Fort Statsenberg, Pampanga. Ang Philippine Scout ay isa itong military organization na binuo ng US Army mula 1901 hanggang matapos ang ikalawang pandaigdigang labanan. Ang mga sundalong nabibilang dito ay mga Pilipino at mga Filipino-American na nasa ilalim naman ng pamumuno ng mga Amerikanong opisyal. Habang nasa Pampanga si Calugas, doon na siya nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. At mula sa 24th Artillery Regiment, nailipat siya sa 88th Field Artillery Regiment bilang isang mess sergeant sa Battery B o yung tagapagbigay ng pagkain at inumin sa mga sundalo. Buwan ng Disyembre taong 1941 nang sinimulang sakupin ng Imperyong Hapon ang bansang Pilipinas, naipadala si Calugas kasama ang kanyang unit sa Bataan para sa karagdagang puwersa sa lugar. Sa mga panahong iyon, marami at sunod-sunod nang nauukupan ng mga Hapon ng iba't ibang lugar sa Pilipinas at tuloy-tuloy din ang walang humpay na opensa ng mga ito. Noong 16 ng Enero taong 1942, umaga pa lang abala na ang unit ni Calugas sa pagpapasabog ng artillery upang i-cover ang ilang mga American soldiers at Philippine Scout na nag-withdraw mula sa walang humpay na pagpapaulan ng bomba at bala ng mga kalabang Hapon. Si Calugas naman bilang isang tagahatid ng pagkain at maiinom ay abala din sa pagbibigay ng pagkain sa kanyang mga kayunit na nakikipagbakbakan. Ngunit habang nasa kusina, napansin niya na medyo matagal nang tumahimik ang isang 75mm AIM-1917 field gun na noon ay wala naman sanang humpay na binabakbakan ng kalaban. Labis na nag-alala si Calugas sa posibleng nangyari sa kanyang mga kasama na nasa artillery. Kaya naman kahit walang order mula sa kanilang opisyal, tinakbo niya mula sa kusina ang halos 1 kilometrong layo kung saan nandoon ang artillery. At nang marating ang lugar, kitang-kita niya na wala ng buhay ang kanyang mga kasama. Habang naroroon, bumuo siya ng isang squad na mula din sa ilang mga nag-volunteer at tinik-over ang pagpapaputok ng artillery upang di makalapit ang kalaban. Dahil sa katapangang ginawa na iyon ni Calugas, simula umaga ay maghapon nilang napanatili ang depensa sa kanilang kuta. Sa kanyang walang habas na pagpapaputok ng artillery sa direksyon ng kalaban, maging ang maraming mga sundalong Amerikano ay nagkaroon ng pagkakataong maghukay sa kampo upang mas lalo pang mapatibay ang kanilang depensa. At pagsapit ng dapit hapon, nang makita ni Calugas na napaatras na ang mga kalaban, doon niya palang ibinigay sa kanyang mga kasama ang kanyang posisyon at bumalik na siya sa kusina kung saan siya orihinal na naka-assign. Dahil sa malarambo na ginawa ni Calugas sa araw na iyon, nairekomenda siya ng kanyang superior na magawaran ng pinakamataas at prestihiyosong parangal mula sa US military. Ito walang iba kundi ang Medal of Honor. Pero bago pa man natanggap ni Calugas ang naturang medalya na igagawad na sana sa kanya noong February 24, 1942, naudlot ito dahil sa tuloy-tuloy na agresibong pag-atake ng mga Hapon hanggang sa tuluyan na noong bumagsak sa mga kalaban ng Bataan. Nang mapasakamay na ng mga Hapon ang Bataan, kasama si Calugas noon sa tinatayang 76,000 mga sundalong Amerikano at Pilipino na pinalakad mula sa Marebeles, Bataan papuntang San Fernando, Pampanga. At mula San Fernando, Pampanga, pilit naman silang pinagsisiksik sa maliliit na bago ng tren at dinala papuntang Tarlac bago naman muling pinalakad papunta sa napakalayong Camp O'Donnell na kung saan doon siya ikinulong kasama ng iba pang nakasurvive sa mahabang paglalakad na nakilala sa tawag na Death March.
Taong 1943, inilabas si Kalugas ng mga Hapon sa bilangguan upang magsilbing trabahador sa kanilang gilingan ng palay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman habang malayang nakakalabas si Kalugas, sekreto pala siyang sumali bilang isang gerilya na sa kalaunan ay naging isang opisyal. Bilang isang opisyal ng mga gerilya, walang kaalam-alam ang mga Hapon na malimit pala siyang nakikipagbakbakan sa ibang lugar tulad ng pag-atake nila sa Japanese garrison sa Karangalan, Pasig. Taong 1945 nang napalaya na ang bansa mula sa pananakop ng mga Hapon, tuluyan ang naigawad kay Kalugas ang Medal of Honor sa pamamagitan ni General George Marshall ng United States Army. At pagkatapos noon, inilagay naman siya sa 44th Infantry Regiment na nooy nakikipagbakbakan naman para okupahin ang Okinawa. Taong 1947, nailipat naman siya sa Ryukyu Command sa Ryukyu Island na nasa South China Sea. At tumagal siya doon hanggang 1953 na sa kalaunan ay muling inassign sa Fort Lewis, Washington. Nagretiro sa serbisyo ang ating bida na mayroong ranggong captain at noong 1957 pinili niyang manirahan kasama ang kanyang pamilya sa Tacoma, Washington bilang isa na ring US citizen. Bago siya binawian ng buhay noong January 18, 1998 sa edad na 90, hindi lang Medal of Honor ang kanyang natanggap na parangal mula sa US military dahil ginawaran din siya ng napakarami pang mga medalya tulad ng Presidential Unit Citation with 2 Oak Leaf Cluster, Prisoner of War Medal, Good Conduct Medal with 2 Loops, Asiatic Pacific Campaign Medal with 2 Campaign Stars, World War II Victory Medal, Army of Occupation Medal, National Defense Service Medal, Philippine Defense Medal, Philippine Liberation Medal with 2 Service Star, Philippine Independence Medal at ang panghuli ay ang United Nations Korea Medal dahil nakasama din siya noon sa Korean War. Bilang pagkilala naman sa kabayanihan ni Captain Jose Kalugas, ipinatayo ang kanyang monumento sa Leon, Iloilo kung saan doon siya ay isinilang. Dito na matatapos ang isa na naman nating makasaysayang kwento, mga kapatid. Ito ulit ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, iwanan mo naman ako ng like at subukan mo na ring mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!